So mga dear, mayroon tayong mga gulay galing sa ating garden, sitaw, ampalaya, dahon ng alugbate, at yung talong. So mayroon tayong talong na isa lang, at saka itong okra at itong purple na sitaw, galing din lahat yan sa ating garden. So ayan, makarelate naman siguro kayo dito dahil lahat ng mga gulay namin na tanim sa garden, maliban lang itong gabi, magkano yan din ang kilo or per pound dito. At ito na nga, maghiwa tayo ng isang kalahating ano lang, kalahati lang na sibuyas dahil malaki naman ito. At sa mga mahilig sa magluto ng gulay, kahit anong gulay na pwedeng ilalagay natin sa ating lauoy o dininding. Anyway, parang lutong bisaya lang po ito. At ito na nga, mayroon tayong sibuyas at ito yung ating ginger o luya. So mga ganitong mga paraan pagluluto, dahil ito lang po ay natutunan ko habang ako'y lumalaki, dahil ako po nga rin ang panganay at nasanay po ako sa lutong Bisaya o probinsya. So anyway, ito po yung kamatis nga na harvest natin sa ating garden. Ito po ay tinatawag na cherry tomato. At hinahalo lang po ito sa salad. Pero ang gagawin natin, gagamitin ko dito sa ating lauoy or dininding. Kasi nga, sayang naman ang hinog-hinog na, o diba? So, pray na ang ating lahat ng gulay na isasahog natin sa ating dininding. At mayroon tayo dito kasi yung tinatawag na pampano. So, yan na, may tangla din tayo. At isit aside lang natin, titimpulan muna natin itong pampano. Ang bala ko sana nito, iihawin. Pero hindi umandar yung aming grill. Ewan ko ba kung sira na yung grill o talagang naubusan lang kami ng gas. So, ito na nga, tinitimplahan ko to, lagyan ko ng asin, both side. Itong garlic powder. At kung itong, ayan, huli pala itong garlic powder, peppers. At, so, hinihimas-himas ko dito dahil akala ko nga ma-ihaw ko. Kaya nilagyan ko rin ng konting mantika para hindi manikit sa ating grill. But eventually, ay prito ang nangyari. Ayan, pinirito na natin. Super laki niya. At siyempre, hintayin muna natin maluto yung ating pampano na isda. Ang sarap po nito dahil malaman. So, sa Bisaya kasi, ilagay lang namin ng tubig yung aming kaldero at ilagay na namin lahat ng mga sangkap tulad ng ginger, kamatis, sibuyas at itong tanglad. At nilagyan ko po ng bagong isda. So, pinakuluan lang natin at isunod na natin lahat ng mga gulay na pinaghihiwa natin. Lahat po ito ay malinis na.
So, pinakuluan lang natin sandali. At tinakpan ko lang siyang at least 2 to 4 minutes. Kasi kulong-kulo naman yung tubig natin o yung sabaw. So, para hindi malasog, hindi natin masyadong ukay-ukayin yung ating gulay. At of course, isunod na natin yung ating isda. Ang sarap ng kain ko nito. At isunod na rin natin yung mga dahon. So, yung dahon, yung dahon ng ampalaya, alugbate, at yung dahon ng mga peppers natin. So, konti lang siya, pero pinagsama-sama, ang dami na po. So, dahil luto na yung ating dininding o lauoy, kain na tayo. Ang sarap ng kain ko dito. Thank you all for watching and I hope you enjoy this video. See you next time. Bye-bye!